meron akong pupuntahan, nakachat ko lang siya sa marketplace, tara samahan nyo ako. Meron akong bibili na bendo machine para dagdag kita dito sa ating shop. Yung hinuhulugan siya ng barya, tapos kapag hinulugan ng barya, may seconds yun, pwede na silang gumamit ng hangin. So kahit 24/7 yung compressor natin para makapaghangin sila ng gulong, eh pwede na. Kaya tara, let's go. So naka-waste tayo. Ito yung ating mapa. Sa bandang San Mateo, hindi ko doon kasi kabisado, kaya gamit tayo ng Waze. Ayan siya, hindi siya nakikita pero nakikita ko naman siya. Ayan, i-okay natin bago tayo dumaan sa Commonwealth para pagdaan natin doon, dire-diretso na lang. Hindi lang tayo maligaw sa init ng panahon dahil mahirap doon na lang motor natin, medyo malaki. Pagdating sa singitan, ang hirap na. Ayan. Okay, liko na tayo dito sa Congressional. Kano na tayo dito mga dito na tayo ngayon sa Luzon, palabas na ng Luzon Avenue, pero dahil bawal kumanan dito galing dito sa U-turn sa ilalim, dito tayo sa gilid ng Pure Gold dadaan. Ito na, dito na tayo sa gilid ng Pure Gold, palabas ng Commonwealth, then mag-U-turn tayo sa may tapat ng Tandang Sora U-turn. Okay, dito na tayo sa U-turn ng Tandang Sora. Ikot na tayo dito para punta tayo sa Batasan, San Mateo yung daan natin. Okay, alright, let's go! Sa Batasan, kanan na tayo dito mga guys. Okay, dito kanan ulit, then dire-diretso na lang. Alright, dun sa may pupuntahan natin, sinabi na ni sir kung saan tayo banda, binigay niya sa atin yung location, kaya nagaantay lang siya dun, hinihintay niya dun tayo dun. Medyo pasikot-sikot yung daan eh, kaya winis ko talaga. Kaya ayun, ganda ng tanawin dito mga guys. Pakita ko muna sa inyo ito bago ako makuwento. Ayan, ganda diba? Ayan, ganda, wow. Ayan na nga, yung kausap natin si sir, medyo mabait naman siya. Bago ako magpagawa sa kanya, gusto ko makita muna yung mga gawa niya, saka yung papagawa ko, may konti rin na kasi ako may papaliwanag, saka itatanong tungkol dun sa machine na ibibenta niya sa atin. Eh, double check lang natin kung ano yung mga kailangan. Matagal na kasi ako naghahanap nung ano, ganong klase ng bendo machine, yung huhulugan ng barya, tapos may ilang segundo, ilang minuto para makapaghangin yung cosmer sa gulong, para yung panghangin natin sa shop magamit nila 24/7. Yung post lang yung nakalabas sa akin, kasi nakalabas din pati compressor, pero naka safety naman yun. Ngayon gusto ko lang mangyari, magkaroon tayo ng bedlo machine na hinuhulugan para self service na siya, hindi na kailangan ng tao. Kahit sarado yung shop, maghangin sila dun ng bike, maghangin sila dun ng motor nila, ng sasakyan nila, basta nakaayos lang, nakatabi lang. O diba? Okay, tara. So na makita si sir para magkausap na kami. Let's go.
Sa Moody din number 25. Ano pangalan? Avocado. Ayun kanina yun. Nakaalis lang. Saan po banda? Doon din sa Recrap banda. May nag ano kasi nag-deliver ng bento ba yun sa amin? Sabi ko papunta lang. Tawagan ko nga. Sabi ko pupunta ako isang oras eh. Sabi ko isang oras pupunta ako. May nagatid ng ano yung... Asawa niya po. Mag-asawa po sila. Lang. Ah, sige po. Okay, okay. Lang. Saan po bahay nila? May report doon. Ano pong pangalan niyo po dito? Sabi... Po? Ay, sir. Andito na ako, sir. Hello, sir. Andito po ako sa labas ng ano eh, tindahan ni Ate Leng ba ito? Nakausap po po. Kakaalis nila po. Sa Avocado Street po. Ah, sige po. Wait lang po. Tawagan ko po kayo. Ano pong pangalan doon? Hindi ko po alam eh, galing po sa tindahan ni Ate Ling po ako nagtanong eh, kilala po kayo eh, kakaalis mo lang daw po eh. Ling, ito po sa second floor na naka-tubular bar. Ah, wait lang po, abante po ako. Medyo masikip talaga dito sa lugar nila, sir. Hindi bagay yung dala nating service. Okay, dito. Dito daw sa dulo, sabi niya eh. Ito na yung dead end eh. Baba na tayo dito. Lock na lang natin yung motor para safety. Antayin natin dito sa sir. Chat ko muna. Salamat naman to sir. May maiwan ka? Hindi man tama. Makawala sir. Hindi mawala. Nalako sana yung manubela eh. Purpose dati. Pag ano po, ano? May mga sample na ko nagawa. May mga picture ako. Ah, sige po. Sa inyo na lang po sa akin sir. Medyo malayo din pala, ano? Pag ano sir, papabook natin, pa-deliver sa akin, no? Okay din. Pabook na lang. Parang binakababalik. Ano gumagawa, no? Yung mataas din. Kaya lang ako na puro kapag kailangan ka sa wall. Ayun, may taas na. Ayun po yung may, ano? Sabi niya. May taas siya. Kasi puro kapag kailangan ka. Ano po ito? Sample niya. Nagawa. Hindi, ito pinag... Order sa ito, pagkakalookan. Nasunog yung ano niya. Pero papayato kasi oh. Ito yung ginagamit yung ano, tayo sa inflator. Na-adjust yan. Kung gano'ng kung kasi yung, kaya lang ito, yung inflator. Ano yung yan? Pinakita niyo sa akin picture, yun na yun sir, as is na yun. Yung mismo, ganun mismo. Yung po yung ang kulay niya, black niya rin. Black din ang kulay niya. Apo, kasama po yung hose, yung ano, sakit. O, kasama niya. Papayato kasi yung sample niya. May signal po ba dito? Wala po akong cash eh. Pwede po ba Gcash? Wala po akong dalang cash eh. May bigay ko dun sa tao ko. Ano po siya? Paghulog? Paano po siya? Automatic yun. Lalabas yung hangin. May hangin na lalabas hanggang dito, no? Oo. Ah, sige po. Sige po. Sige po. Parang kasi pag kayo po ang nag-book, yung shop ko naman po, lalabas sa ano? Okay naman yung shop mo yun. May magre-receive po doon, basta bayad na. Motorcycle po. Motorcycle ka pala? Oo po, motorcycle parts and accessories po yung shop ko roon eh. Hindi gumagawa ka din ng mga sound system? Hindi po, motor po, motor. Hindi, yung mga ano, hindi ka pala ginagawa sa motor? Ay, hindi ko na po inano yung mga sound system eh. Pero may sa ano, in-order lang naman po yun, amplifier. Kasi nauso na po kasi ngayon sir yung Bluetooth eh. Yung Bluetooth na speaker kaya hindi na inano yung amplifier sa motor parang palaos na eh. Wala na rin, wala na. Oo, kasi pag bumili lang sila ng Bluetooth, wala na. Yun na yun, sasabit lang nila sa motor yun. Tama niyan, bakal. Dito pag sa una punta ka, medyo malalayo lang kapag sana. Pagbalik na, oo. Kasi kung dumating ka pa daan eh, malayo. Tsaka patarik yung hagdan eh. Ah, may isa pa pundaan doon. Ulong pa. Tignan ko na, para... Pero may inbox mo, inbox na para sa iba, gagawa mo na. Apo, sige po. Ano yung karpintero ko eh. Sige po. Gagawa mo na. Sige po. Apo. Apo. Akalawa ka, tulay. Apo. Sige po. So okay na. Down payment na lang yung kulang. Pag uwi natin, i-gigas ko na lang kay sir para gawin niya na.
yung ating piso bendo machine para sa hangin. Maganda to sa mga vulcanizing eh. Pagawa na rin kayo mga boss ng ganito. Kaya nga lang medyo mahirap lang siya hanapin. Chat nyo lang siya sa kanyang messenger. Alright. Pauwi na tayo sa shop mga guys. Kita-kita tayo ron. Dito na tayo dadaan sa Patumana ang labas, UP Town. First time kong dumaan dito, galing dito sa ano eh, Batasan. Parang ikot na rin gamit tong Z1. I-Google map na natin para mabilis, baka maligaw pa ako. So dito ko na nga siya binook sa UP Town para madaling makita ni Waze. Lingon muna bago andar, baka masagi tayo. Okay, let's go. Kita-kita sa shop mga guys. Okay din yung daan dito ah. Yun niya, first time kong dumaan dito, pasensya na yun, oh, may mga palikulikong ganito. Nag-spot lang tayo, dahan-dahan lang, dahil nagpa-practice pa lang naman tayo, dumikulo dito. Alright, ganda ng mga daan. Tanghaling tapat, kaya walang ganong sasakyan, ito sang inip pa ng panahon yun. Medyo wala talagang dumadaan, oh, yun oh, yung isang kalsada kapag gagantong tanghali oh. Tapos, ito na, ikita ko na yung tulay. Ito yung tulay dito, ganda rin. Ganda. Para ako nag long ride ah, pero nandito pa lang ako sa Marikina. Ayan oh. Abangan ng tulay dito mga guys. Sorry, first time ko dito dumaan ulit. Nakadaan na ako dito. Matagal na yan. First time kong dumaan gamit tong Z1. Ayan, dito na tayo sa ano, parang subdivision dito. Okay din yung ano dito eh, ambience, ganda rin. Parang medyo malamig siya eh, mapuno. Parang semi-subdivision yung dating. O subdivision talaga. Okay, liko na tayo rito. Ayan, so tingnan natin yung mapa natin kung tama pa ba tayo, baka naliligaw na ako. Hindi ko kabisado rito eh. Ayan, dire-diretso lang daw. Sabi ni Google Map. Diretso, dire-diretso. Walang ganang tao. Sarap din dito yung dahing puno. Para ka nasa loob ng UP. Ingat lang din. Okay, ganda. Malapit na tayo sa UP Town. Ilang, ano lang. Dito na daw, kanan daw tayo dito. Oh, ano to? Ba't may ano? Teka. Parang mali ah. Mali nga. Balik tayo, balik. Doon pala sa isa. Kala ko dito na. Yan siya sabi ko, kaya bahala ka talaga may Waze eh. Nandito pa lang ako sa... Ano, naliligaw na ako. Okay, ikot ulit. Yan sa kabila yung kakananan pa. Abante pa pala konti. Sorry mga guys. Siguro marami nariligaw dun. Kasi alam na nila, hindi na ako pinagbuksan ng barrio. Di rin ako tinanong. Ayun, ito pala. Dito pala. Kala ko kung saan ako mapupunta. Ayun, dito walang subdivision. Hindi sabihin, walang ano, barrier na nakaharang. Dire-diretso lang. Kasi ang labas na talaga nito, ang alam ko sa UP Town. Sa gilid ng UP Town. Okay. At ito na nga, palabas na tayo sa UP Town, sa may gilid, nasa kaliwa natin yung UP Town. Pag kumanan tayo dito, pa-fly over na tayo sa Luzon. Ayan, pabalik na tayo sa shop. Let's go. Pero bago ako, tanggalin ko muna yung cellphone ko. Baka mahulog pa, kabisado ko naman na dito, hindi na ako maliligaw. Tanggalin na natin yung ating cellphone. So masyado lang mahaba yung ating video, kaya abangan nyo na lang mga guys yung part 2 ng video na to. Kapag ka dinorder na sa atin yung dinorder natin vending machine. Okay mga guys.
dito na tayo sa shop. Balik na tayo dito. Sa gilid na ano? Trek. Haba ng video ko ah.